Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is I will show to you guys kung ano yung mga ginagamit kong bath essentials. Yung iba is nagsasuggest ng updated na bath essentials ko. So matagal akong hindi nakagawa nitong video na to kasi pag normal days, lalo na kapag nagmamadali ako, is talagang sabon, shampoo, yun lang talagang ginagamit ko pag naliligo. Pero pag madami akong time, ganyan, or halimbawa weekend, itong mga ipapakita ko sa inyo is yun yung mga ginagamit ko. So, if you want to know guys kung ano yung mga bath essentials ko, then just keep on watching. Ito guys, yung mga bath essentials ko. So, ito lahat is hindi ko siya palaging ginagamit. Pero, ipapakita ko pa rin sa inyo, mukha lang siyang madami kasi wala. Nilagay ko na lahat-lahat ng alam kong ginagamit ko. Kahit bihira ko lang siyang gamitin, is ipapakita ko na lang din sa inyo. So, first, pag naliligo ko, is syempre, meron tayong mga tools na ginagamit pag naliligo. So, ito yung hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta, sponge ang tawag ko sa kanya. Sa Watson's ko siya binibili. Nakalimutan ko na kung magkano to, pero tulad din nung pinakita ko sa inyo na first na bath essentials ko is ito din yung ginagamit ko. And guys, palaging buy one take one to sa Watson's and matagal nyo na siyang magagamit. Hindi to katulad ng mga ibang ganito na mabilis siyang lumambot, ganyan. Ito is pangmatagalan. And guys, kung mapapansin nyo pala yung kurtina ko, nagpapalit po ako ng kurtina pero hindi ko alam kung bakit every time na mag-film ako dito sa kwarto ko, yan yung kurtina ko. Hindi ko alam. So, basta guys ha, nagpapalit po ako ng kurtina. Baka sabihin nyo kasi is palaging yan na lang yung kurtina ko na nakikita nyo. Pero guys, ang ginagamit kong soap is itong Johnson's Milk and Rice Bath. Kung makikita nyo, ayan, nangangalahati na siya. Ayan, paubos na pala siya. Ito, palagi ko itong ginagamit kasi guys, maganda siya. Kahit hindi na ako mag-scrub dito, is okay lang din. Kasi nafe-feel kong every time na ginagamit ko to, nafe-feel ko talaga sa skin kong malambot siya. Ito guys, is hindi siya whitening ha. Kung gusto mong magkaroon ng baby skin or maging smooth talaga yung skin mo and mabango, masasuggest ko sa inyo tong Johnson's na Milk and Rice Bath. So guys, sa body scrub naman is itong Watson's Deep Moisturizing Body Scrub Cocoa Butter. So ito pa rin yung ginagamit kong body scrub. Sa first na ginawa kong bath essentials, ito na yung pinakita ko sa inyong body scrub. And now, is ito pa rin yung ginagamit ko. Pangalawang bottle ko na to kasi matagal siyang maubos. Kahit hindi na kayo gumamit ng ganito kapag gagamit kayo nito kasi baka masyado nang ma-harsh sa skin kapag gumamit ka na nito tapos gagamit ka pa nito. Pero karamihan, ito talagang combo na to yung ginagamit nila. Maganda to, nakakalambot din siya ng skin kung wala kayo masyadong budget nitong Johnson's. Although mura lang din naman to, pero mas affordable kasi to guys. Madami na siya, ilang ml ba to, basta madami siya. Palagi pa tong buy one take one, sa tingin ko is wala pang 200 pesos yung ganito. Ang nagustuhan ko dito guys sa body scrub na to, kaya ito pa rin yung ginagamit ko until now kasi nakakapagpasmooth siya ng skin and mabango siya. Pero guys, hindi to whitening. Pinaka main naman na soap ko is alam ko rin na madami nagtatanong nito kung gumagamit pa rin ako ng Beauchay. And ang sagot dyan is yes, bago na yung packaging ng Beauchay. Ganyan na siya. Kung hindi nyo pala alam kung saan pwedeng bumili nito, is pwede nyo na siyang mabili sa Save More. Pero I don't know kung meron na siya sa Watson. Sa Save More nyo siya pwedeng bili. And sa mga shop na nagtitinda ng Beauchay. Ito guys, is 38 pesos lang din siya. Pati sa Save More is ganun lang din yung price niya. Kaya ako to gusto, is super effective talaga siya na whitening soap. Sa lahat ng natry ko na whitening soap, is ito talaga yung pinaka-effective and pinaka-mura.
Kasi guys, mahal ang Kojic, di ba? Pero hindi ko pa natatry yung Kojisan, siguro maganda rin yun. Pero mas gusto ko talaga itong Beauchay. Ito naman is for face and body na kasi siya. Maganda siya for acne prone skin. Kung problema mo ang pimple, is maganda itong soap na to. Meron silang isang variant guys, yung glutathione. Mas mahal yun. Sa tingin ko is 59 pesos yun, yung white na ganito. Pero mas gusto ko pa rin itong orange nila. For my hair naman, is ang shampoo kong ginagamit is itong Palmolive Silky Straight Shampoo and Conditioner for frizzy and wavy hair. Ito guys, kaya ako gusto tong violet ng Palmolive is mabango siya. Minsan kapag hindi to yung binibili ko, minsan yung pink, yung coconut yon. Maganda kasi guys ang Palmolive, hindi ako dito nag-hair fall, pero nagkakaroon ako ng dandruff dito. Masasuggest ko rin pala na shampoo is yung Tresemme kasi sobrang bango ng shampoo ng Tresemme. Yun yung isa rin sa ginagamit ko na shampoo pero naubos na kasi siya. So, itong Palmolive na yung ginagamit ko ngayon. So, ang conditioner naman guys na ginagamit ko is itong Cream Silk na color pink. Natry ko na dati yung pang hair fall nila na ganito na conditioner pero hindi siya effective sa akin. Nag-hair fall pa din ako. So, ito na lang yung ginagamit ko. Maganda to guys kasi nakakapagpalambot talaga siya ng hair. Dahil nga mahilig ako mag-color ng hair, mabilis masira yung buhok ko pag ganun. Pero guys, syempre, kailangan kong gumamit ng keratin. And ang mahal-mahal ng mga keratin sa mga salon, lalo na kung palagi kang magpapakeratin, is mauubos talaga yung pera mo. Pero ito guys, ang ginagamit kong keratin is itong Silk Secret. Silk Secret Keratin for 1 Minute Hot Oil Treatment. Nabili ko lang siya sa Watsons. Maganda tong keratin na dati ang ginagamit kong keratin is yung sachet, yung naka-sachet. Pero ngayon, isa ito na yung ginagamit ko para hindi na naka-sachet, para less plastic na rin. And ito guys, is 1 minute mo lang siyang ibababad sa hair mo, malambot na agad. Lalo na kung palagi ka nagpapacolor ng hair guys, masasuggest ko talaga sa yung gumamit ka ng keratin. So guys, gumagamit din pala ako nitong Dermaid na Epsom salt. Gumagamit talaga ako ng Epsom salt pag nagsha-shower or naliligo guys kasi feeling ko nare-relax ako every time na gumagamit ako ng Epsom salt. Lalo na guys kapag warm water lang yung ipang sha-shower mo or ipang niligo mo. Magandang gumamit kayo ng Epsom salt. Alam niyo yun yung lamig sa katawan, ganon. Masasuggest ko sa inyong gumamit kayo ng ganito kasi yun nga, nakakatanggal siya ng mga lamig-lamig sa katawan. Kasi guys, yung mga lamig sa katawan is yun yung isa sa dahilan kung bakit sumasakit yung katawan natin. So guys, sa feminine wash naman is dalawa yung ginagamit kong feminine wash. Itong Lactacid na Odor Block 24R Odor Shield Technology. Ito and itong Betadine na Fresh Bleach. Ito guys, kahit ano naman yung gamitin ko sa kanilang dalawa. And ang gusto ko kasi dito sa Betadine na to is sobrang bango niya. Ito is sakto lang pero maganda rin tong Lactacid na green guys. Or guys, kung gusto nyo ng mint, ganon, ang maganda naman is yung PH Care na blue. Pero guys, alam nyo, sabi nila is masama daw na gumagamit tayo ng feminine wash. Pero I don't know guys, ako kasi is gumagamit pa rin talaga. Comment down below kung masama ba talagang gumagamit tayo ng feminine wash. Sabi nila is mas okay daw kapag warm water na lang yung ipanghugas natin sa feminine area natin. So next naman guys, sa facial wash, ginagamit ko tong Garnier na Light Complete White Speed Brightening Scrub. Thrice a week ko lang tong ginagamit or twice a week ganun kapag feeling ko may mga dry skin na ako sa face, tsaka ako to ginagamit. Ang gusto ko dito guys is sobrang bango niya. Like nakaka-addict siyang amuyin every time na nagfe-facial wash ako na ito yung ginagamit ko. Lalo na guys, kung marami kayong whiteheads ganyan, maganda tong scrub nyo sa may nose area nyo. And ang ginagamit ko naman na pang-apply ng facial wash ko is itong Sunmay Oval. Kung napanood nyo na guys, yung nighttime skincare routine ko is pinakita ko to sa inyo kasi maganda to guys sa pang-apply natin ng facial wash. Kasi talagang feel mong malilinis niya yung hanggang dulong-dulo ng face mo. Ganun. Yung mga dirt dyan na mga naiiwan. And guys, kung problema mo rin yung whiteheads, ito maganda tong gamitin mo. Itong back area niya. Ito guys, is ililink ko na lang dyan sa description box kung saan nyo siya pwedeng bilhin. Ganyan siya.
nag-vibrate siya. And may timer na din to, guys. Makokontrol nyo kung gaano ka lakas yung vibrate na gusto nyo. Ito, guys, ang maganda dito is meron na siyang positive and negative ion. Ito, guys, is rechargeable siya. Pero since, guys, ang ginamit ko to is hindi ko pa siya chinacharge. So, matagal siyang gamitin. Hindi siya yung mga ibang mga ganto na charge ka ng charge. Okay, sa foot area naman tayo, ito pa rin yung ginagamit ko. Itong body recipe na lemongrass, foot balm, and foot soak. Ito, guys, mabibili nyo siya sa HBC. Ewan ko sa Watson's kung meron na ito, pero sa HBC ko to nabili. Ang gusto ko dito, guys, is sobrang bango niya. Para to yung mga ginagamit sa atin sa mga spa, ganyan. Ito yung amoy niya, guys, kung naghahanap kayo ng mga ganong amoy ng mga ganito, is ito yung masasuggest ko sa inyong gamitin nyo. And guys, ang ginagamit kong scrub is yung ganito. Ito yung pinang scrub ko na ganyan. Kasi ang mahal magpa-foods pa, kaya gumagamit ako nito, pero hindi ko naman siya palaging ginagamit kapag meron lang akong time ganyan. Minsan once a week, minsan nakakalimutan ko. Kasi ito naman yung ini-spray ko sa foot ko, tong foot blush with deodorizing action. Ito, guys, ang gusto ko dito is mabango siya. And feeling ko kasi, guys, nakaka-fresh tignan ng paa kapag naka-foot blush tayo. And nalilinisan talaga akong tignan kapag mapula yung paa. So, every time halimbawa nagpapalinis ako ng kuko, ganyan, is pinapadamihan ko talaga ng ganito. Kasi feeling ko, bagong linis yung kuko mo kapag mapula. Tapos na akong maligo is nagtutoothbrush naman ako. Ang toothpaste na ginagamit ko is itong Pepsodent na whitening within 2 weeks. Nakita ko tong toothpaste na to kay Mama Ann Klutz. Kung nanonood kayo ng vlog niya, is ito yung ginagamit nilang toothpaste sa bahay nila. Ang ginagamit ko namang lotion is ito pa rin, Avonina lotion. Hindi pa rin ako, guys, nagpapalit ng lotion. If ever lang kaya pinakita ko sa inyo, is ito pa rin yung ginagamit kong lotion. And guys, mabibili nyo to sa Watson's. So, yun lang, guys. Sana na-enjoy nyo tong video ko for today. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you, guys, for watching. See you on my next video.